Pero nais ko pong paliwanag sa inyo, saan ba at alin po bang uri ng tang o dila mayroon ang bawat isa sa atin? Paano po natin ginagamit ito? Sa may mga malinis na puso, isipan, pakaisipin muna natin ang mga salitang ating bibitawan. Nais ko po iparating, minsan ang tao walang control sa kanyang salita. Ang taong galit, lagi niyo po asahan, ang taong galit, walang salitang nagmumula sa kanyang dila na kung saan ay pupurihin ka. Lahat ng sasabihin niya, masama laban sa iyo. Yan ang taong galit. Oras na ang isang bagay na sabi mo na sa kapwa mo, mahirap ng bawiin. Totoo po yan. Bakit ang ibang Kristiyano? O bakit ang ating mga Kristiyano? Iba sa mga taong nasa sanlibutan. Napansin niyo na po ba na ikumpara bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya, na ikumpara niyo po ba ang ating mga sarili sa mga taong nasa labas, nasa sanlibutan? Higit na pinagpala po tayo ang bawat isa sa atin. Pinagpapala po tayo dahil tayo po bilang isang Kristiyano ay may pagpipigil sa ating sarili. Pansinin niyo po sa labas, maliit na bata nagmumura. Kayo po, bilang mananampalataya, ganun din po ba kayo? Hindi po. Hanggat maaari, ayaw mong labasan ka ng salitang mura na kung saan nakikita nila Kristiyano ka at ganyan ka magsalita. Kristiyano ka, hindi nakikita sa iyo ang ugali ni Kristo na kung saan sinusunod natin ang kanyang mga ugali. Pero yung kung mga tao na kung saan walang panahon dumalo sa mga pagtitipon na ito, pansinin niyo po ang kanilang paraan ng pamumuhay. Bukang bibig, umaga pa lang murahan, umaga pa lang problema, umaga pa lang buhay ng may buhay ang kanilang pinag-uusapan. Pero kung tayo isang Kristiyano at alam natin na itinuturo dito sa banal na kasulatan na kung saan ang mga ganitong uri ng salita at ugali kapag ka nanatili sa isang Kristiyano, pagmumulan ng engro, away, pagmumulan po ito na kung saan hindi pagkakasundo-sundo. Kahit sabihin pa po natin tayo mag-asawa kung minsan, kung may mga asawa rito, kahit anong tagal, kung minsan ang inyong pagsasama, kung minsan sa hindi pagkakaunawaan, maaaring sa inyong mga problema sa buhay, maaaring sa inyong mga nararamdaman sakit, nag-iiba ang inyong pakiramdam. Kung minsan, hindi maiintindihan ang kausap natin, na may nararamdaman ka pala, may problema ka, nakapagsalita ka ng masakit na salita, yung anger mo, hindi mo na-control. Alam niyo po, kapag ka ang tao ay galit, hindi niya pong kayang kontrolin ng isipan niya ang kanyang sinasabi. May bahagi po ng utak ng isang tao, yung tinatawag nating hypothalamus, na kung saan maliit na bahagi po ng ating bahagi ng utak ng bawat isa sa atin, yun po ang nagdidikta sa atin kung ano ang iyong magiging reaksyon, ano ang tinitikman, ano ang iyong nalalasahan, ano yung iyong magiging ugali or reaction. Kapag galit ka po, kung minsan, hindi na po yun nakakapag-control ng ugali at kilos ng tao. Kaya malaking bagay din po yun. Pero kung ikaw ay kalmado lang, cool, na tinatawag,
natin. Lagi mo isipin, kayo po ba'y pagkagalit ay nakakapag-isip ng tama? Napansin niyo po ba yun? Sabi nga po, na kung saan, kapag kagalit ka, wala ka ng pagkakataon na kung saan, masasabi mo ay tama o maiisip mong gawin ang tama. A person who is angry at all time o madalas na galit, ang sinasabi laging mali. Bugso ng damdamin.